Still no trace of Michael. Kailan kami magkakaroon ng balita sa kanya? Napuntahan mo na ba ang mga bahay ng mga kaibigan niya na sinasabi ko sa iyo? Patuloy sa pagkain ng mga prutas si Olivia habang nakikinig sa mga sinasabi ni Freddy. Nakatayo ito sa breakfast nun. Sa klase ng mga tanong nito, naisip niya ang private investigator na inupahan nitong ang maghanap kay Michael ang kausap nito. Napasiklot siya nang mapansin na pindot na ni Mike ang end button ng cellphone. Uupo na sana ito sa silya na dumating si Lilibet. Kasunod ng isang trabahador sa hasyenda. Sir, babali raw si Mang Bartolome, ani ni Lilibet. May sakit daw po ang anak. Magkano ba Mang Bartolome? Tanong ni Freddy sa matandang lalaki. Agad na nagsabi ng halaga ang matanda. Listo namang dumukot ng pera mula sa wallet si Freddy. Nang hindi inuusisa pa ng husto ang matandang lalaki. Salamat ho, sir. Nakangiting saad ni Mang Bartolome. Ang bait talaga ninyo. Alagaan ho ninyo ang anak ninyo. Sabi pa ni Freddy. Nagpasalamat muli ang matanda bago umalis ito. Sinundan pa ito ng tanaw ni Freddy. Pagkulang pa. Sabihin lang ninyo. Pahabol pang sabi ni Freddy sa trabahador. Hindi niya napigilang humanga kay Freddy. Minsan na mamasyal sila ni Griselda sa hasyenda, ay nakita rin niya kung paano nito tratuhin ang mga trabahador. Ito pa mismo ang tumatawag sa mga iyon kapag oras na ng pagkain. Kapag mainit ang sikat ng araw, ay tinatawag nito at pinagpapahinga ang mga trabahador. At hindi lang iyon ang napansin niya sa ilang araw niyang pananatili sa hasyenda. Tumutulong si Freddy sa pagtatrabaho sa hasyenda, na parabang hindi ito ang amo kundi isa din sa mga trabahador. Iiling-iling na naupo ito at nang masalubong ang mga mata niya, ay saka lamang bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Mukhang lalo kang ginaganahang kumain, sabi nito. I'm sure magiging healthy ang baby ninyo ni Mike. Sana nga, sagot niya. Excited ka na rin ba? Well, he sighed. Noong una, mahirap paniwalaan. Pero ngayon, feeling ko ako ang tatay ng bata. Natawa ito. Well, siguro. Paraan ko lang ito para pagtakpan ang kahinaan ni Mikey. Dapat ay siya ang kasama mo habang inaalagaan ang bata sa sinapupunan mo. Pero wala siya. Uuwi rin si Michael. Sabi niya habang nakatitig sa mukha nito. Bakit ganoon? Parang wala na siyang pakialam kahit umuwi o hindi si Michael. Bakit parang mas masaya siya kasama si Freddy? Why? Tanong nito. Why what? Ikinurap niya ang kanyang mga mata. Why are you staring at me? Siguro naiinis ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Of course not. Nakangiting sagot niya. Sabi nila, first impression last. Pero sa kaso mo, parang gusto ko nang baliin ang kasabihang iyon. Sa totoo lang, mabait kang tao, Freddy. Totoo ba iyon? Paiwas na itunoon nito sa ibang direksyon ang tingin. Napansin niyang nag-blush ulit ito. Of course. And you know what? What? Sa tingin ko, mas bagay sa iyo ang walang suot na eyeglasses. Lalong namula ang mukha nito. Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Olivia. Unti-unti ring sumilay ang mga ngiti sa mga labi niya. Nang masalubong ang mga mata ng maliwanag na sikat ng araw mula sa bintanang nakabukas. Napainat-inat pa siya. Ang ganda ng gising ko. Usal pa niya. Ang ganda kasi ng panaginip ko. Napangiti siya muli nang maalala ang kanyang panaginip. Siya at si Freddy ang nandoon. May anak na raw sila. Ang ganda-ganda talaga. At natigilan siya.
para kasing may mga matang nakatunghay sa kanya. "May I know what your dreams were about?" Ngiting-ngiting tanong ni Freddy sa kanya, na nakaupo sa couch at mukhang kanina pa siyang pinapanood habang natutulog. Babango na siya nang bigla niyang maalala ang kanyang kalagayan. Napatingin siya sa tiyan niya. Mabuti na lang pala. At may yakap siyang unan kanina. At nakapatong pa rin sa tiyan niya ang unan na iyon. At hanggang dibdib niya ang kumo. Mukhang hindi naman halata ni Freddy na hindi nakaumbok ang tiyan niya. Tumagilid siya. At niyakap muli ang unan para maitago ang flat na sinapupunan niya. "Kanina ka pa?" she asked softly. "Hindi naman." May ngiti pa rin sa mga labi nito. Saka lang niya napansing walang suot na eyeglasses ito ngayon. He looked more handsome. "Medyo napaaga lang ang gising ko at wala akong magawa. Kaya nagprepare ako ng simpleng breakfast." Binuhat nito mula sa mesa ang breakfast tray at inilagay sa kama. "I made this for the baby and for you." "Thanks." Para siyang ribultong naniga sa kinahihigaan niya. Natatakot siyang gumalaw. Dahil baka masilip nitong unan lang ang nakaumbok sa tiyan niya. Pero saglit namang nawala sa isip niya ang bagay na iyon. Titig na titig siya sa gwapong mukha nito. God, he was really handsome. I just realized na masyado palang expressive ang mga mata mo. Hindi niya napigilang sabi habang titig na titig pa rin dito. Napahawak ito sa mga mata. "Thanks. Napadaan kasi ako sa ophthalmologist ko yesterday. Napilit niya akong mag-try ng contact lens. That's why, heto." Napangiti siya sa naisip na baka seneryoso lang nito ang mga sinabi niya kahapon, na mas bagay rito ang walang suot na eyeglasses. "Come on, eat your breakfast," sabi nito. Nag-atubili siya. "Masama na naman ang pakiramdam mo." "Don't worry, I'll make this easier for you." Sinubuan siya nito ng pagkain. "Siguro, pinahirapan mo ang mami mo noong ipinagbubuntis ka pa lamang niya. Kaya ngayon, ay ikaw naman ang pinahihirapan ng baby mo. I'm sure makakalimutan mong lahat ng paghihirap mo kapag nakita mo na ang baby mo." "Okay na." Nakatitig siya sa kutsarang may lamang pagkain na balak nitong isubo sa kanya. "Come on." Wala siyang nagawa kundi ang bahagyang inangat ang ulo. At kainin ang sinusubo nito. Nasisiyan siyang kinakabahan. May mga sandaling nagkakasalubong ang mga mata nila ni Freddy. At ganoon na lamang kung kumalabog ang puso niya. Sana ay hindi lang ito mabait sa kanya. Dahil sa ipinagbubuntis niya. Sana ay matutuhanan din siyang mahalin nito. Sana. Nanigas na naman siyang parang ribolto. Nang maramdaman ang maingat na pagpahid nito ng paper towel sa sulok ng mga labi niya. "My God, Alfredo, what are you doing here?" Gulat na tanong ni Crisilda nang biglang pumasok na lang ito sa silid. "I'm serving Olivia breakfast in bed," nakangiting sagot ni Freddy sa kapatid. "Masapapang pagsilbihan ko naman paminsan-minsan ang mami ng future ruler ng little empire natin." God, nanlaki pa rin ang mga mata ni Crisilda nang mapasulyap sa tiyan niyang natatakpan ng kumo at pinaumbok na una na nakapatong doon. "Lumabas ka na at ako nang bahalang magpakain kay Olivia," taboy ni Crisilda sa kapatid. "And what's wrong with you?" Napailing ito. "Nasa ibaba si Roberto at hinahanap ka," ani ni Crisilda. Saka lamang tumayo si Freddy. "Fine. Take care of Olivia." Iniwanan siya nito ng matamis na ngiti.
bago lumabas ng singit. Saka lamang sila nakahinga ng maluwag ni Crisilda. Next time, learn to lock your door. Sermon ito sa kanya. Next time, nakangiting sagot niya, kung hindi pala ako nakakumo at hindi mahilig yumakap sa unan ay baka nabuking na niya ako. But you know what, auntie? What? Your brother is so thoughtful. Nakangiting pinukol siya nito ng makahulugang tingin. Anong sabi mo? Kanina pang enjoy na enjoy sa paghihit-hit ng sigarilyo si Crisilda. Habang nakatayo ito at si Olivia sa patio, isang umaga. Nakahawak ang makamay ni Olivia sa balostre habang nakatanaw siya sa malayo. Nakokonsensya na ako, auntie. Seryosong sabi niya. Kasi naman ang bait-bait sa akin ni Freddy. Ekstrikto pa rin siya at sublado. But he cares. I know he cares. Umaasa na rin siyang isang araw ay magkakaroon ng maingay na bata sa bahay na ito. Pagkatapos ng lahat, malalaman niyang lahat ng ito ay pretensions lamang. So you want to tell Alfredo the truth? Muling bumaga ito ng usok sa ere. Gusto ko, sagot niya. Pero natatakot ka dahil baka pauwiin ka niya at tuluyan mo nang hindi makikita si Maiken. Hindi, sagot ng isip niya. Natatakot akong mapalayo kay Freddy. Bakit ba nangyari ito? Bakit ko pa hinayaang mangyari ito? Natatakot na akong magalit siya sa akin. Natatakot na akong mawala siya sa akin. Natatakot na akong problema na naman. Think about it, Olivia. Kailangan kayo ang magkatuluyan ni Maiken. Muling saad ni Crisilda. Para sa'yo rin ang lahat ng ito. Mahal mo si Maiken, di ba? Gusto mong makasama si Maiken for the rest of your life. Gusto mong... Okay ka pa ba niyan? Napatingin siya rito. Sabay hablot ng sigarilyo sa bibig nito at wala sa loob na itinapon sa loob. Huwag mong sabihing killjoy ka na rin ngayon, just like Alfredo, na pamulagat na tanong nito. Napapagod na yung tao sa kakaremind sa atin na smoking is not good for the heart, that smoking is unhealthy. Ako, hindi na ako naninigarilyo, auntie, at wala na akong planong balikan pa ang bisyong iyan. Kaya pwede ba? Sumunod naman kayo sa kapatid ninyo. Iniisip lang naman niya ang kalusugan natin. Tulala pa rin ito. Tila hindi makapaniwala sa inaasal niya. Ginulantang sila biglang mapasigaw si Freddy mula sa loob. Sabay pa silang napatingin dito ni Crisilda. At nakitang hawak-hawak ni Freddy ang sigarilyong inilaglag niya roon kanina. I told you to stop smoking, Olivia. Salubong ang mga kilay ni Freddy sa malakas na boses. Ha? Aniya? Ang tigas talaga ng ulo mo. Sigaw pa ni Alfredo. Iiling-iling na lang na napatingin siya sa nakangiwing si Crisilda. Sorry. Kagat ang ibabang labing sabi nino. Tama namang Berto. Dito na lang ako para hindi agad ako mapansin ni Freddy. Nakangiting sabi ni Olivia sa nagpapatakbo ng karwahing sinakyan niya patungo sa malawak na rice farm. Sigurado po kayo? Tanong ng maedad na lalaki. Sigurado. Binitbit niya ang dalang picnic basket. Tutulungan ko na ho kayo riyan. Pagmamagandang loob ng matanda. Hindi na po. Tutol niya. Kaya ko na po ito. Salamat na lang ho. Iniwan na siya ni Mang Berto para dalhin ang pagkain kay Freddy. Bukod sa mataas na ang sikat ng araw, ay hindi pa siya komportable sa unang nasa ilalim ng damit niya. Kaya pinagpawisan agad siya
nang naglalakad-lakad siya sa malinis na aisles ng rice field. Saglit siyang natigilan ng matanaw si Freddy. Nagbubuhat ito ng sako ng panay. Kitang-kita niya ang malaking muscles sa mga bisig nito. Mapagkakamalang isang ordinaryong trabahador lang ito sa hasyenda. Sa itsura at ayos nito. Nakatupi pataas ang laylayan ng pantalon nito. Naka-long sleeve shirt na nakasuot pa na sombrerong gawa sa buri. Olivia. Biglang naibaba nito ang dala nang makita siya. What are you doing here? Napasugod agad ito patungo sa kanya. Dinalhan lang kita ng food. Nakangiti ang mga labing sagot niya. Listong kinuha nito ang picnic basket sa kanya. At ikaw pa ang nagbitbit nito? Sabi ko naman sa iyo, huwag kang magpapagod ng husto at ingatan mo ang sarili mo. Ang gaan-gaan lang naman yan para mahirapan ako. Sabi niya yung nakatitig pa rin sa gwapong mukha nito. Teka. Walang sabi-sabing inabot niya ang tawilit na nakasabit sa balikat nito. At maingat na pinunasan ang pawis sa noon nito. Ako na lang parati mong inaalagaan. You should take care of yourself too. Bawal ang nagpapatuyo ng pawis. Natulala ito. At napatitig na rin sa mukha niya. Dapat kasi nag-girlfriend ka na para may nag-aalaga sa iyo. Hindi na niya napigilang sabi. Wala sa loob na tinanggal niya ang salamin sa mga mata nito. Para punasan ang pawis sa itaas ng ilong nito. Bigla siyang napanganga ng muling mapagmasdan ang magandang mga mata nito. Lalong namula ang mga labi nito. Why did she want to kiss him? Right there and then. Bigla na lang nitong inagaw sa kamay niya ang salamin at isinuot iyon. Sa kubo ka na muna magstay para hindi ka mainitan. Formal na sabi nito pagkakuan, bago siya inalalayan patungo sa dikalayo ang kubo. Napangiti siya na makita ang kamay nito, na nakahawak sa braso niya. At dito na po nagtatapos ang part 7 na ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.